Pattern number 8 na po tayo. Ang pattern number 8 po natin ay place ni Arimas. Yung Arimas po natin ngayon ay may kasama pong particle ni. Once na po na magkasama ang dalawang to, ang Tagalog niya po ay nasa, buo na po siya. Mula rito papunta doon, nasa na po siya. Ang ninanasa niya po ay yung place. Tapos po ang tinutukoy po niya ay bagay. Mamaya po kukumpletuhin po natin ito. Kinat lang po natin para po hindi tayo mahirapan mag-conjugate. Translate po natin yung example sa baba. Nasa bahay. Yung place natin ay bahay. Tapos yung nasa nani arimas. Uchi ni arimas. Ibig sabihin yung nasa bahay, bagay po yung tinutukoy natin. Ano po? Next po. Nasa sasakyan. Ang sasakyan ay kuruma. Kuruma ni arimas. Ibig sabihin po, nasa sasakyan. Siyempre po, ganun pa rin, bagay po ang tinutukoy natin na nandoon po sa sasakyan. Pattern number 9 na po tayo. Ang pattern number 9 po natin ay bagay wa place ni arimas. Yung ni arimas po, ang Tagalog po ulit niyan ay nasa. Tapos, tinuturo niya po rito yung ninanasa niyang lugar. At bagay po dapat ang nandun sa lugar na yon. Translate po natin ito. Ang bag ay nasa kwarto. Bag po yung ating bagay. Kabang. Tapos, yung particle natin na wa. At ang lugar po natin ngayon ay kwarto. Particle ni. At yung arimas. Basahin po natin. Kabang wa heya ni arimas. Next po. Ang passport. Ang passport ay nasa lamesa. Ang bagay natin ay passport. Pasu. Poto. Particle wa. At ang ating place po ay lamesa. Kasi nandun po yung lugar noong passport. Tsukue. Ni. Arimas. Basahin po natin. Paso po to wa tsukue ni arimas. Pattern number 10 po tayo. Ang pattern number 10 po natin ay bagay wa place no position ni arimas. Yung pattern number 9 po natin, nagkaroon lang po tayo ng position po dito. Translate po natin ito. Ang company ay nasa harapan ng park. Bagay po natin ay company. Kaisha. At yung particle 1 na ay, ang pinaka-place po natin, yung part, mag-ex din po sila. Ang part po ay koen. At yung ng particle no, ang kinalalagyan or position niya ay harapan. Mae. Tapos yung Tagalog na nasa. Ni arimas. Basahin po natin. Kaisho wa koeno mai ni arimas. Next po, ang embassy ay nasa likuran ng post office. Ang embassy po ay Taishikan. Taishikan wa. Tapos ang ating place ay post office. Yubinkyoku. Tapos yung nang natin na no. At yung likuran natin na Oshiro. Tapos yung nasa. Basahin po natin. Taishikan wa yubinkyoku no Oshiro ni arimas. Next example po. Ang school ay nasa pagitan ng restaurant at embassy. Ang bagay po natin ay school. Gako. Tapos po, yung ay natin na wa. At ang place po natin ay dalawa, restaurant at embassy. Unahin natin yung restaurant. Resotoran. Tapos yung at na to. Tapos yung embassy na Taishikan.
Ngayon po, halimbawa, inuna nyo yung Taishigan bago yung restaurant, wala naman pong problema po doon. Tapos, susundan po natin ang particle no. Kasi ito po yung pinaka-place mo pa lang eh. Tapos, no. Ngayon, yung position niya nasa pagitan. Aida. At yung ni Arimas na nasa. Basahin po natin. Gaku wa risotto ranto taishikang no aida ni Arimas. Pattern 11 na po tayo. Pananong po tayo. Ang pattern 11 po ay bagay wa doko ni Arimas ka. Bagay po ang hinahanap natin kung nasa saang lugar. Itong pananong pong ito, ito po ay pwede nating pamalit sa pananong ng lesson 3. Balikan po natin yung inaral natin sa lesson 3. Yung pattern na blank wa doko das ka, ilalagay nyo po dito yung noun or yung hinahanap po ninyo. Halimbawa po, nasaan ang bag? Kabang wa doko das ka? Or ang bag ay nasaan po ba? Halimbawa, ang sagot mo ay heya des, sa kwarto po. Pwede nyo pong ipamalit ang pattern number 11. Ka-11 po tayo, nasaan ang bag? Or ang bag ay nasaan po? Ano man po ang translation nyo? Translate po natin. Kabang wa doko ni arimasu ka? Kabang wa doko ni arimasu ka? Nasaan ang bag? Or ang bag ay nasaan po ba? Or nasa saan po ba? Nandito ang pananong. Halimbawa po, gayahin natin to sa kwarto daw. Heya ni Arimas. Ang Tagalog po nito ay nasa kwarto. Okay, basahin po natin. Kabang wado ko ni Arimas ka? Heya ni Arimas. Nasa kwarto. Kabang wado ko das ka? Heya des, sa kwarto po. Ngayon, kung halimbawa po dito ang gamitin nyo, pag halimbawa po magtatanong kayo, wala namang problema. Kaya lang po, syempre, kapag anong pattern ang ginamit sa inyo sa pananong, yun din po ang gagamitin yung pattern sa pagsagot. Example pa po tayo. Nasa saan ang libro? Or, ang libro ay nasa saan po ba? Or, nasaan po ba? Ang hinahanap natin ay libro. Home. Kanji na lang po natin. Hong wa doko ni arimasu ka? Hong wa doko ni arimasu ka? Andito ang pananong. Lagay natin ang sagot. Halimbawa po ay nasa lamesa. Ang sagot mo ay tsukue ni arimasu. Ibig sabihin nito, nasa lamesa. Ngayon, nilagyan nyo po ng position. Gusto nyo maglagay ng kung specific talaga kung nasa ang part ng table, pwede nyo sabihin na tsukue no uwe ni arimasu. Tsukue no uwe ni arimasu. Ibig sabihin, nasa ibabaw ng lamesa. Example pa po tayo. Ang bookstore ay nasa saan po ba? Or nasa saan ang bookstore? Ang ating bagay ay bookstore ay Honya. Honya wa saan? Doko ni arimasu ka? Honya wa doko ni arimasu ka? Halimbawa po yung bookstore ay malapit sa station. Unahin po natin yung place na station na Eki, no? Tapos yung malapit na Chikaku. Tapos yung ni arimasu. Basahin po natin. Eki no Chikaku ni arimasu. Nasa malapit ng station. Example pa po tayo. Nasa saan ang company mo or nasaan ang company mo? Ang company po ay Kaisha. Kaisha wa
Doko ni arimasu ka? Kaisha wa doko ni arimasu ka? Halimbawa po, ang company mo ay nasa Nagoya. Sasabihin mo po ay Nagoya ni arimasu. Kung ano naman po ang sasabihin mo ay pinaka-prefecture ay chicken ni arimasu. Ibig sabihin po nito, nasa Nagoya, nasa ay chicken. Pattern number 12 po tayo. Ang pattern number 12 po natin ay place ni imasu. Yung ni imasu natin, ang Tagalog po niyan ay nasa. Yung ninanasa niya, yung place po dito. Tapos po, tao or hayo po yung tinutukoy niya po doon sa lugar. Kinat lang natin ito para hindi po tayo mahirapan sa pag-conjugate ng sentence. Kinakat-kat po natin. Mamaya pagsasama-samahin po natin sila. Translate po natin ito. Nasa Japan. Kanji na lang po natin ang Japan. Ang Japan po ay guhit ka ng pababa. Tapos diretso ulit pababa sa kabila. Tapos satiin nyo po sa gitna. Tapos sa baba i-close nyo. At yung kanji po ng libro. Yan po ang kanji ng Japan. Tapos particle ni. At yung imasu. Basahin po natin. Nihon ni imasu. Next po. Nasa labas. Ang place natin ay labas. Yung labas po, madali lang po ang kanji niya. Magsulat lang po kayo ng katakana ta. Sulat po kayo ng katakana ta. Tapos po, katakana to, pagtabihin nyo lang po sila. Yan na po ang kanji ng soto. Medyo lampas lang nyo lang po ng konti doon. Tapos, particle ni at imasu. Soto ni imasu. Pattern number 13 na po tayo. Ang pattern number 13 natin ay tao, hayop, particle wa, place ni imasu. Yung ni imasu po natin dito ay nasa pa rin yung Tagalog natin. Yung nasa place po natin, pwedeng tao or hayop po. Translate po natin ito. Si Rai Sensei ay nasa Japan. Si Rai Sensei po ang ating nasa unahan. Rai Sensei wa. Tapos yung place niya ay Japan. Nihon ni imasu. Basahin po natin. Rai Sensei wa nihon ni imasu. Next po, ang pusa ay nasa bed. Pusa po ay neko. Particle wa. Tapos yung place natin ay bed. Chisaitsu bedo ni imasu. Neko wa bedo ni imasu. Pattern number 14 po tayo. Ang pattern number 14 po natin ay tao or hayo po, sa unahan pa rin. Particle wa, place, nagkaroon na po siya ng no kasi may position na po tayong nilagay po rito at ni imasu. Yung ni imasu po, ang Tagalog pa rin sa kanila ay nasa. Translate po natin ito. Si Ayen ay nasa loob ng sasakyan. Ayen po ang ating nasa unahan. Lagyan natin ng sang. Ayen sang wa. Yung place niya ay sasakyan. Kuruma. Particle no. At yung position niya po ay nasa loob. Naka ni imasu. Basahin po natin. Ayen sang wa kuruma no naka ni imasu. Next po. Ang batang lalaki ay nasa itaas ng puno. Ang ating pong nasa unahan ay batang lalaki. Otoko noko. Otoko noko wa. Tapos yung place niya, puno.
Ang puno po sa Nihongo ay ki. Kanji na lang po natin, napakadali lang din po. Yung parang libro, diretso po kayo, magsulat, then baba po. Tapos gawa po kayong paganyan. Yan na po yung kanji ng puno. Tapos, no. Tapos yung itaas ay uwe. Partikal ni imas. Basahin po natin. Otoko no kuwa kino we ni imas. Example pa po tayo. Ang pusa ay nasa ilalim ng bed. Pusa ay neko. Partikal wa. Place natin ay bed. X lang natin. Bedo no. Ilalim po ay shita. Kanji na lang po natin. Tapos partikel ni imas. Neko wa bedo no shita ni imas. Pattern 15 na po tayo. Tao wa doko ni imas ka. Hinahanap po natin yung nasa unahan po natin. Balikan po ulit natin yung lesson 3. Katulad kanina, dun po sa bagay or sa non-living things, pwede natin ipalit ito kay lesson 3. Dito rin po kay living things, pwede rin po natin ipalit kay lesson 3. Punta po muna ulit tayo sa lesson 3 na pattern. Noun wa doko desu ka. Pag sinabi mo po kasing noun, lahat po ay kasama na dyan. Mapa living things at mapa non-living things. Example po sa lesson 3, si Kim ay nasaan po ba or nasaan si Kim? Kimu, sang, tapos yung wa, doko desu ka? Kim sang wa, doko desu ka? Ngayon po nandito ang pananong, dito na natin ilagay ang sagot. Halimbawa po, heya desu. Ibig sabihin sa kuwarto po. Yung pattern po ng doko desu ka, naka-fix pattern na po ito. Blank wa doko desu ka lang po. Tuloy-tuloy na po yan. Basahin po natin. Kim sang wa doko desu ka? Si Kim ay nasaan po ba? Or nasaan si Kim? Heya desu sa kuwarto po. Punta po tayo dito sa lesson natin ngayon, kay lesson 10. Si Kim ay nasa saan po ba? Or si Kim ay nasaan po ba? Pwede rin pong nasaan si Kim? Or nasa saan si Kim? Ngayon po, Kim po ang ating nasa unahan. Kimu, sang, partikel wa, at yung doko ni imaska. Naka-fix na rin po yung nasa taas. Kim sang wa doko ni imas ka. Tapos po nandiyan ang sagot. Halimbawa, gayahin na po uli natin to. Kwarto na rin po ang sagot natin. Heya. Kopyahin po yung partikel ni at yung imas. Basahin po natin. Heya ni imas. Ibig sabihin nito, nasa kwarto. Example pa po tayo. Si Rai Sensei ay nasaan po ba? Rai Sensei wa doko ni imasu ka? Basahin po natin. Rai Sensei wa doko ni imasu ka? Ngayon po nandito po yung ating pananong. Diyan po natin ilalagay ang sagot. Halimbawa, si Rai Sensei ay nasa office. Ji mo shou ni imasu. Ibig sabihin po nito, nasa office. Ngayon, kung lalagyan nyo po ng position, halimbawa, sagot nyo, nasa loob ng office, ji mo shou no naka ni imasu. Basahin po natin lahat. Rai sensei wa doko ni imasu ka? Jimosho ni imasu. Jimosho no naka ni imasu. Nasa loob ng office. 16 po tayo. Ito po yung at natin kanina na ya. Halimbawa po,
Sa loob ng bag mo, mayroong notebook, papel, libro, dictionary, pero po hindi mo po sila lahat sasabihin. Halimbawa po, sa loob ng bag, mayroong notebook at libro at kung ano-ano pa or at iba pa. Ngayon po, mayroong po ang ating sinabi dito. Yung pattern ng mayroon po sa bagay ang ating gagamitin, hindi po yung nasa na ni arimas. Bagay po ito, kaya arimas ang gagamitin nating verb. Halimbawa po, loob ng bag ay kabang, no, naka, ni. Ano yung sinasabi mong bagay? Noto, ya. Tapos libro, hong, ga, arimas. Basahin po natin. Kabang no naka ni noto ya honga arimas. Ibig sabihin po, mayroon pa pong iba kaya gumamit ka ng ya. Ngayon po, pwede mong sabihin na, ulitin na lang natin. Kabang no naka ni noto ya hong. Pagdating sa last noun mo, pwede ka maglagay ng nado. Ga arimas. Basahin po natin. Kabang no naka ni noto ya hong nado ga arimas. Yung nado po, kaya nilalagay po siya para po mas malinaw na marami pa pong iba bukod po sa sinabi mong items. Pero ito po, pag sinabi mo lang noto ya hong ga arimas, alam naman po yun na mayroon pang iba. Ito lang po ay nagpapadagdag lang po ng level para mas maliwanag na mayroon pang iba bukod doon sa sinabi mong mga items. Tapos yung nado po ilalagay po sa last noun ng iyong niyaya or inaat. Balikan po natin ang place of action. Ito po yung sa past lesson natin kung saan mangyayari or nangyari po ang action. Halimbawa po, risotto rande tabimashita, kumain sa restaurant. Ang place po natin ay partikel de. Bigyan po natin siya ng halimbawa at meron na po siyang position. Sa harap ng SM, nakipagkita sa kaibigan. SM, no, mae. Tapos, partikel de. Tomo dachi ni aimashita. Basahin po natin. SM no mae de tomodachi ni aimashita. Ngayon po, ang partikel kong ginamit dito sa unahan ay partikel de. Kahit na po mayroong position po dito. Kasi po ang dulo ko ay hindi naman po arimas. Hindi rin po imas. Ngayon po, aimashita po ang aking verb. Ibig sabihin, doon nangyari ang action dito po sa place na to. Kaya, partikel de po. Katatapos lang po kasi natin sa position, tapos partikel ni, baka po kasi mailagay nyo ay agad partikel ni. Ngayon po, partikel ni po ito, kasi po yung aimashita, lumabas kay lesson 6, naka-fix partikel po siya. Paki-take note na rin po, si arimas at saka si imas po, kapag may place sila sa unahan, never po silang nagkakaroon ng partikel de. Partikel ni lang po talaga ang kanilang ginagamit. Hindi po partikel de. Sa place of action naman po, tatandaan din po natin, place of action po, never po silang nagkaroon ng partikel ni. Ang ginagamit po sa kanya ay partikel de. Tatandaan nyo lang po para po hindi po kayo mahirapan sa paggamit po ng partikel. Mga dapat po nating tandaan, kapag po tayo ay magsasabi ng mayroon, meron or may, isipin muna natin ano po bang sasabihin natin, bagay po ba or tao or hayop po ba. Kapag bagay po, nagsabi ka ng mayroon, ang pattern na gagamitin mo ay yung bagay ga arimas. Kapag naman sa tao, ga imas. Halimbawa sa hayop naman, ga imas pa rin po. Ngayon po, kapag nasa naman ang babanggitin mo, ang Tagalog mo agad ay nasa, isipin nyo po muna kung bagay or tao or hayop po ang tinutukoy po ninyo. Kapag po bagay,
place ni Arimas. Kapag Tower Hayop naman, place ni Imas.